Hello everyone! Welcome back sa aking channel. So, sino ba yung engaged na dito? Sino yung ikakasal na next month? Or this year? Or next year? Or may planong magpakasal? Tamang-tama na napadpad kayo sa video na to sa channel ko. Today, isi-share ko sa inyo the 10 important things that you need to remember before your wedding day. Yes, yes, 10 important things. Disclaimer first, I am not a wedding coordinator. This is purely based on my experience. So, alam ba ako nag-ikinasal? So, ikinasal kami ng partner ko, ng husband ko na ngayon, last year, last December 5, 2019. So, January, February. So, 2 months pa kami, guys. So, fresh pa sa akin ang lahat ng mga bagay o yung mga na-experience ko talaga sa wedding day, sa big day namin. Tingnan ko muna yung kodigo ko. So, first thing on my list, guys, is to get a lively host. Yes! Bakit? Kasi, guys, yung host ang nagdadala ng event. So, if you're gonna get a boring MC, mabubore din yung mga guests ninyo. Example, may mga guest tayo na edad na 40 above or 30 above, madali silang nabobore. Let's say, the environment is not lively, you know. Sa experience namin, hindi ko na-mention sa wedding coordinator na kinuha namin na I want a lively host. So, hindi ko naman sinabi na hindi lively yung, I mean, hindi masaya yung environment doon. Yung expectation ko lang talaga. Kasi, no, very known to na coordinator yung kinuha na. Hindi kasalanan ng wedding coordinator ko yun. Kasalanan ko. Kasi, nakalimutan ko na i-mention sa kanya na yung anong prefer ko na hopes na you need to demand a lively host for your wedding day. Alright? Second item is, do not use any products that can peel. Kung may product kayo na nagpipil yung skin nyo, especially sa mukha, siguro stop muna 1 month before your wedding day. Kasi guys, sa akin, nag-stop ako mga weeks lang ata before na wedding day. So, nung minig-epan ako, lagay niya ng foundation, may nakita siyang yung nagpipil siya dito. And at the same time, dito din. So, stop muna sa mga product na yun para maganda yung skin. So, third item. Ito talaga. Write love note to your groom ahead. So, guys, ahead. Sa nangyari sa akin kasi, on the day ako gumawa ng love note, anong nangyari? Alam niyo yun, wala talagang words na lumabas sa utak ko. Kasi alam niyo yun, nasa cloud 9 ako, guys. Yung feeling na pinipigilan mo yung excitement mo kasi alam mo yun, kakasal ka na. So, dahil doon, dahil sa feeling ko na excited, hindi napakali, nanginginig yung tuhod, dahil sa mga emotions ko na na-feel ko, wala talagang words na lumalabas sa utak ko. Nung nagsabi na yung wedding coordinator, sinabi niya na mag-prepare ako ng love note para sa husband ko. So, wala akong magsabi. Nigilan ko talaga yung sarili ko na mag-search ng message. Gusto ko talaga from my heart. So, yun naman, nakagawa ako. Konti, message lang. So, i-insert ko yung message. Hello, Bebs. This is it. The long wait is over. I thank God for blessing me a man that I know will be my forever. See you later, baby. I love you. So much for that. Fourth item is, prepare your speech so you can't forget to thank people behind your wedding day. Nangyari sa akin, nung pagka last part ng reception, lobot na pala siya. So, continue natin to mamaya. What's up everyone? So, yun na nga, nang lobot yung camera and then nag-charge ako. And then, inabutan kami ng 5:30 PM na may lakad kami. So, kailangan kong tapusin tong vlog na to para ma-share ko na sa inyo, guys. So, nandito kami sa sasakyan. Continue natin, guys. So, where was I? I am at the fourth item. So, prepare your speech. So, aside from preparing your love note,
you also need to prepare your speech. Speech para sa audience. Speech para sa suppliers, sa wedding coordinators. So yun guys, kasi sa experience ko, hindi ako naka-prepare. So, nung sinabi ng MC or ng host na dapat may speech kami para sa audience namin. As in, sinabihan ko yung husband ko na ikaw muna kasi wala akong masabi. So, I'm so happy with the environment and masaya talaga ako kasi big day yun guys. It's our wedding day. So, empty talaga. Wala akong masabi. So, alam niyo yun na ang dami ko sanang sabihin, ang dami ko sanang pasalamatan dahil sila or sa mga wedding coordinators kasi sila yung talagang nag-prepare para sa wedding namin. Pero yun nga, hinayaan ako sa oportunidad na magpasalamatan sila live. So yun nga, pero nagpasalamatan naman ako sa kanila via messenger, piniam ko sila, yung mga suppliers, yung videographer, yung lahat. Yun nga guys. So, yun yung parang para sa akin importante na mapasalamatan natin lahat yung mga relatives, yung friends na talagang nag-invest ng time para dumalo sa big event natin. So, yun guys. So, let's proceed sa fifth item. Fifth item na tayo guys. So, next, ito importante to siya guys para sa akin. Grabe. So, choose your guest wisely. So yung sa amin, yung originally na plan ng namin dalawa ng husband ko. Originally ha, 100 guests. And then nung nag-write daw na kami sa mga names namin guys sa guest list, para kulang yung 100. So 150. Pero nang may final date na kami, it's a weekday, tapos yung oras, yung church, at saka yung venue ng reception, nag-cut down kami guys from 150 to 120. And then parang may reserva kaming more or less 5 guests. And then parang undecided kami kung ibigay namin yun sa mga group of friends namin. So, hindi ko na lang i-mention. So, yun na guys. Maraming nag-message sa akin the night before my wedding day. Alam nyo yun. Sige, paano ko ba sabihin to? Yun na lang. Para to sa lahat ha, kapag invited kayo guys sa any event, hindi lang sa kasal. Pero sige, wedding yung ano natin yung topic. Sige, sa wedding na lang. Pag invited kayo sa kasal, guys, may tao. So yun guys, nasaan na ba ako? Again, sa lahat ng mga taong invited sa kasal, pag may, let's say, importante talaga na ano na lang, conflict ng wedding date. Para sa akin ha, preference ko yun. Huwag na lang munang mag-inform sa bride or sa groom ahead or the day before their wedding day. Alam niyo yun. Kasi sa akin, ang daming nag-text, ang daming nag-messenger. Parang ika-count ko ata, umabot ata ng 10 yung hindi nakadalo sa wedding day namin. Friends at saka relatives. Oh no! Mas na-appreciate ko yung hindi muna sinabi na hindi sila maka-attend kaysa sinabi the night before my wedding day. Na bad trip ako guys eh. Alam niyo yun, binayaran yun. Aside from that na binayaran, nag-expect ka talaga na dadalo sila. Nag-commit eh. Yun. Yeah. Yun lang. Parang there na lang. Wala nang i-komento pa. Para yun. So, in connection sa fifth item natin, guys, choose your guest wisely. So, if para sa inyo, gusto nyo parang intimate yung wedding, guys, okay na siguro yung 100 guests. Yung 50 sa groom, 50 sa bride. And siguro, pag meron talagang gusto nyo isingit sa list, okay lang yung 110 or 120. Suggestion ko lang yun talaga, okay? So, yun. Moving on na tayo, guys. Okay. So, sa sixth item, guys,
Na para sa akin naman to, leave 2 days ahead before your wedding day. Yes, leave 2 days. 2 days, guys. Kasi, pag may errand pa kayo, like, kayo pa yung kukuha ng mga suit and mag-entertain pa kayo ng mga relatives or your parents nyo, dadayo pa. Mas advisable ata 2 days kayo mag-leave. Kasi sa experience ko naman, 1 day lang kami nag-leave. And then in that day, ang dami naming nagawa. Ang dami naming inaasikaso. Kasi bukas na yung wedding day. Dumating yung parents ng husband ko, yun, the night before our wedding day. I mean, 7 a.m. ata yun. 7 a.m. Kinuha namin sila sa airport and then fitting ng mga damit nila. Tapos, check-in namin sa hotel. Tapos, kinuha namin yung... ang daming errands, guys. Madami talaga. Parang, bakit hindi kami nag-vacation leave ng 2 days? So, yun yung importante dyan. Siguro kung wala na kayong gagawin pa, wala na kayong pupuntahan pa, okay lang siguro yung 1 day. Pero pag marami pa, mas maganda 2 days or 3 days nga eh. Alright guys, so next is number 7 na tayo guys. Number 7, pamper yourself. So it is important to pamper yourself before your wedding day. Like manicure, pedicure, you deserve it. Massage and all. Kasi... nangyari kasi sa akin guys, nagpa-manicure pedicure ako the night before my wedding day. So nagmamadali talaga ako, pumunta ako ng salon na parang nagmamakaawa guys, natatanggapin ako para lang i-entertain yung manicure pedicure ko. Grabe guys, alam nga naman ito raw na nails niyong sa kasal ko, alam niyo naman. Kasi sabi ko nga kanina, maraming errands talagang nangganap nung day na yon kasi 1 day lang kami nag-leave. Kaya, oh my God. So, importante guys na mag-leave talaga like 2 to 3 days na vacation leave. Kung may trabaho kayo. Kung wala naman, you know, mamanage naman yung time nyo. And then, number 8. Don't forget your necessities. Necessities like deodorant, makeup remover. Importante yun guys. Ano ba nga yung nilagay ko dito? Lotion! Yan. Kung dry yung skin niyo, yun guys, yun yung tatlong bagay na parang nakalimutan ko. And then parang na less prioritize ko siya guys. Pero importante siya guys. First, deodorant ha. Kahit sabihin mo na hindi maamoy yung, you know, yung kilikili natin guys. Pero magbabasa talaga siya. Kasi nga, di ba? Lalong-lalo na pag ikaw na tao na ayaw mong center of attraction, guys. So, kahit aircon dyan, sa simbahan, wala na may lights. Yun, guys. Kahit aircon sa simbahan, sa reception, ay, grabe. Magbabasa-basa talaga yung kilikili nyo kasi madaming tao. Kayo yung center of attraction kasi kasal nyo yan. So, importante yung deodorant talaga. Yun yung nakalimutan ko. Basang-basa yung kilikili ko. Second naman guys, yung makeup remover. So, i-insert ko dito yung video. Ang kapal ng makeup. Pahirapan talaga sa pagkuha ng makeup. Alam nga naman na matutulog ako na with makeup. So, alam niyo yun. Kasi, yung ilalagay na makeup din is yung talagang magtatagal sa mukha mo. Kasi, all day long, susuotin mo yun from the shoot, sa simbahan, hanggang sa reception, hanggang may post-nap, guys. So, yun yung mga ganoong level na mga makeup na ilalagay sa mukha natin. So, yun. Importante yung makeup remover. Next naman is yung lotion. So, may sasabihin ako sa inyo, atin-atin lang to. Hindi ako nakaligo sa kasal ko. Basta, kasi ang nangyari, basta wala akong tulog noon kasi may nangyari si Pearly. Baboy yun guys. So si Pearly ng anak, tapos ang busy nila, yung mama, papa ko, tapos si mama, ginising ako para tawagan yung sa bahay. Parang nahirapan ako na matulog ulit.
hindi ako nakatulog. So, wala talaga akong tulog. 6 a.m. ako nag-breakfast. Pagkabalik ko, nandun na yung makeup artist sa hotel, sa room. So, hindi na ako nakaligo. Kasi sabi nila, ma, mag ka naman ligo. Kasi, ala nga naman, magpatuyo pa kami ng buhok mo. So, yun ang nangyari. Wala akong ligo. Sa kasama ko, pero hindi naman halata. So, yun guys, importante. So, yung lotion, sa pa ako, hindi ako naka-lotion. Hindi ko siya nabasa. So, ang gaspang guys, yung dry. Grabe. So, sorry ha, yung parang umiba na yung light. Kasi gabi na guys. Gabi na siya. Lotion. Sabi nga no, wedding coordinator, ma'am, parang swerte mo sa negosyo. Kasi yung paa mo, tulad ng tita ko. Yung parang snake skin. Yun. Parang... Ganun yung nakakahiya ha. So ganun na yung nangyari sa paa ko kasi wala akong ligo guys. So hindi ako naka-lotion, hindi ako nakalagay ng mga pang-moisturizing sa katawan. Kalimutan yung mga bagay na yan. Yung mga toothbrush, kahit mga maliliit na bagay, importante yan sa kasal natin. So next, number 9 na tayo. Number 9. Watch something that make you laugh. So to boost up your mood, kailangan natin yun guys kasi yun nga na bad trip ako kasi maraming nag-message. Sad naman. Nag-expect ako na pumunta sila na kompleto yung kay mga friends, yung mga high school friends, yung college friends, yung buddies. To boost your mood, manood kayo ng mga videos na pa good mood mo. Yun. So last na tayo guys, number 10. Number 10 na item ko sa listahan ko, get a good night's sleep before your wedding. Si mama, magkatabi kami. So yun, isa sa suggestion ko din. Kung gusto mong makatulog ng mahimbing, para sa akin, preference ko naman din yun. Na wag, kapag ikakasal pa ako ulit sa silver wedding namin guys, wag kang magpatabi ng mga taong wag kang magising. Malikot, matulog. Alam niyo, kasi ikaw yung bride. So, dapat ka makapahinga talaga ng maayos. Kasi, kinakamagahan, kasal mo yun. And whole day, whole night, event nyo yun. So, kailangan maganda yung tulog para maganda yung gising. So, yun yung isa talaga sa pinaka-importante. Okay, huwag nyo yung kalimutan, guys. And, Yun yung 10 things talaga na ma-share ko sa inyo. Again, disclaimer, I am not a wedding coordinator. This is purely my experience, fresh experience kasi 2 months pa lang yung lumipas nung sa kasal namin. It was December 2019. And then gusto ko talaga i-share to sa inyo guys and that's it. Sana nakatulong ako. Sana nakabigay ako ng impormasyon sa mga engaged dito, sa mga ikakasal na. I-share nyo to. Don't forget to comment. Comment kayo sa baba guys kung may ikinasal na din ba dito na may ganoong mga nangyari sa kanilang wedding day. And then kung may tanong kayo guys regarding sa wedding, kung ano magandang wedding coordinator, videographer, photographer, venue, sa reception, yung church, comment down below guys or directly message me. I will, you know, answer all of it as best as I can. So, sasagutin ko yun lahat ng mga tanong nyo guys. So, that's it. Thank you guys for listening and I hope you've learned a lot. Thank you everyone. Don't forget to subscribe. Bye-bye!